Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, ating malalaman ang mahalagang impormasyon na tutulong sa atin upang tayo ay maging matagumpay na beekeeper. Tatalakayin ng isang eksperto ang mga sagot sa katanungan kagaya ng ano ang pagkakaiba ng honeybee at stingless bee? Bakit naging curious si Queen Camilla sa stingless bee? Bakit interesado ang mga mango growers sa stingless bee pollination? Gaano kadami ang nagiging itlog ng queen bee? Ano ang best pollinator sa greenhouse? Anong oras bumubuka ang bulaklak? Bakit paborito ng mga estudyante ang pollen? Totoo bang nakakatulong ang pollen sa di magkaanak? Bakit mas magandang alagaan ang stingless bee? Ilan lamang iyan sa mga tanong na sasagutin sa episode na ito. Kaya't huwag kang bibitaw hanggang sa huli. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Huwag na nating patagalin. Ating pakinggan ang mahalagang impormasyon mula sa isang eksperto. Narito si Dr. Cervantia ng University of the Philippines. Sunti naman itong lupon. Iko-compare lang natin doon sa honeybee. Kung bakit. Yan yung mga nest ng lupon. Alam nyo na hindi ito, nakita nyo. It abounds in the wild. Ang dami-dami. So, bakit hindi natin kunin ang kanyang potential? Yung puno yan, ang daming isang butas, isang colony. Pero pag naman po nasa puno, huwag na natin kunin. Hayaan na natin sila for pollination at sources natin ng genetic material. Ang lupot, madaling alagaan, hindi palalayas. mga laywan, ano? Pwedeng alagaan sa bao, liko-liko. At pwede din sa box. So, yun yung box. Ito yung gagawin natin mamaya. Ipapaliwanag natin mamaya. Si Hanzo. Stingless nga, no? Stingless. Paano nila mag-defend ang kanilang colony? May nagtanong sa amin yun eh. How do they defend their colony? Yun din ang tinanong sa amin ni Queen Camilla the other week. How do they defend their colony? They are not stingless. They are stingless. They don't have stinger. Siyempre, paliwanag ang katapatakot dyan. Ang hirap na mag-English na kukuyugin ka eh. Ano ba yung nangyari sa kukuyugin? Kasi sabi na galing yung paliwanag, kukuyugin ka eh. But of course, the queen will not understand yung kuyog. Ano yung kuyog? Alright. So, ang katapat lang naman niya kay Bigay, ano kailangan natin may protection. Ito yung, ang tawag nga pala natin sa bee yard, pagka honeybee apiary, kasi apis nila, pag naman stingless bee, ang tawag ay meliponary. Meliponary coming from the word melipona, kasi yun yung type ng stingless bee. Yan. Para may start kayo, ha? Ang stingless bee, it's the best pollinator of mango, avocado, and so is kamatay. At yung mga mayayaman, mga growers in other islands, Luzon, Visayas and Mindanao, they are sourcing like thousands of pollinators of stingless bees just to pollinate mango. Yan, itabi yan. Sinasakay na sa aeroplano para na gamitin nila to pollinate the mango. Bakit sila nag-invest? Ang mahal, ipapamasahin pa. Dahil yung increase ng yield nila, bawing-bawi pag meron kang stingless bee. So this is a proof na talagang they are good pollinators. Kaya din kung mag-aalaga tayo, you can be able to supply. Kasi tayo, the bee program, we consolidate orders pagka meron kailangan ng pollination services. At itong mga mayayaman na to, in the past, ang mga narito, hindi sila nag-aalaga ng bee. Order na lang ang order. O, di ba? So, meron tayong opportunity. Eto na yung biology. Meron din queen. Kasi nga, colony. Okay?
Pero yung ating honeymoon, paliwanag ko lang para maintindihan natin kung paano alagaan ang honeybee. Siyempre, nanginiglog sila pareho. Ang honeybee, pag hindi maganda ang queen, matanda na, gagawa sila ng bagong queen. Iili sila doon sa mga yak, sa mga inakay, kung sino ang future na nila. Sa stainless day, una pa lang, naninitlog na sila ng re-reinahin. So, when it's true na agad, na should anything happen o ikapalit, para bang Miss Universe, should anything happen to Miss Universe, the first runner-up, ang stainless day, ganun mag-step. And then, diba, if you remember yung home, yung sahay, butas-butas, may individual cells. Doon nanginitlog ang queen honeybee. And then, yung itlog na yun, magiging larva pupa na lumabas. Tapos yung the same comb may be used para lagyan ng nectar ng pollen. Pagkatapos ito na. Ganyan ang sistema sa honeybee. Sa stainless steel, yung mga butas-butas na yun ng individual cell, lalagyan muna nila ng pagkain, nectar and pollen. Samantalang sa honeybee, pag meron ng initlog, naging larva, nangangasyon na nila araw-araw ng pagkain yung mga yummies. Pero dito, nilagyan na sila ng nectar and pollen bago itlogan. Pag umidlog yung queen, isasara nila yon. So, tiyak na mabubuhay kung sino man ang anumang itlog yun mabubuhay dahil may pagkain na siya to sustain up to the stage na lalabas. So, umulan man, bumagyo, walang pagkain sa labas, nasira ang bulaklak, mabubuhay pa rin ang stainless steel dahil may pagkain na sa loob. And then, doon sa mga initlog na yon, meron at merong magiging future queen. Depende sa dami ng pagkain. So, may allotment sila. Madaming pagkain, madaming-madami, regular na pagkain. So, yung regular, magiging worker, yung madami, magiging queen. So, meron na silang naka-reserve na queen. Kaya yun yung isa kung bakit successful lang na nuwet. Kasi may mas organized, may nakahanda na silang papalit. Yan yung sinasabi ko. Tatakluban nila yung pag na-itlog na, they will cover it. So, sure na magubuhay yung ating stainless steel. Ang development matagal. If you recall, sa honeybee, 21 days ang worker, 16 days ang queen, and then ang drones, 24 days. Sa stainless bee, 50 days. So, from egg hanggang maging tao, lumabas, 50 days. If the honeybee lays 2,000 to 2,500 eggs in one day, ang stainless bee, 300 lamang. Ang itlog? Now, why? Because there is high survival rate. Mabubuhay naman lahat eh. Kaya kaunti, because sure na sure na mabubuhay lahat. Ang honeybee, hindi. Kasi dependent sa weather. Pagka bumagyo o natuyo yung nectar, laklak wala na. And then, ang honeybee, there should only be one queen in one colony. Pero mysteriously, they have virgin queens, they allow na mayroong pag-alagalang virgin queen, they don't mind. Pero hindi pwede sa honeybee yan, papatay nila. Doon sa honeybee, yung kanyang comb, ginagamit sa honey, ginagamit sa pollen, ginagamit na itlogan. So, multi-purpose. Samantala,
sa stainless steel, hiwalay yung lalagyan ng honey, hiwalay ang lalagyan ng pollen. Ito yung broods, yung bilog na nilapatan kay yun yung young bees. Ano? And then, itong parang upas, ito ang nectar. So, yung mga may stainless steel, alam na itong sinasabi ko. And then, yan yung pollen. And of course, may propolis. Ang propolis naman, nakakalat yan sa colony. And it is used as antiseptic to the hive because the propolis, minentioned din ni Sir Principal kanina, it has very high medicinal or health value, clinical value. Ang honeybee, malalaki yung size ng drone cell. Samantalang sa stainless steel, pahal-palano kayo, ang nag-iba lang ay pagkain. Siyempre, ang stainless steel, less harmful to humans and domesticated animals. Kaya din sa mga school, well, especially po sa school children, kasi madami, may mga ina-assist din tayo na eskwelahan in Metro Manila, mga exclusive school pa nga ang iba, so we recommended stainless steel. Ang sabi namin yun sa mga principal, eh kasi pag may na-sting dyan ng ating honeybee, the parents will complain. Ano, baka i-habla po yung school dahil na-sting yung anak. That's why, yeah, stainless steel ang ating pinopromote. Now because, sa mga classroom, pwede itong sa environmental science. Pwede natin i-relate kasi these are indicators of the quality of environment. So, an environment without bee, parang hindi healthy environment. Dahil these bees need fresh air. These bees need flowers. Kaya indicator yun, pag sa lugar ay walang bubuyo, maaaring hindi rin fit for human habitation yung lugar na yun. Kaya mga bata, kung bibili kayo ng isang subdivision, tingnan ninyo ang mga halaman. Mayroon pa bang bubuyo? Kung wala, maybe it's not really conducive for human habitation. Kasi indicator ng quality. And of course, sa classes science, we speak of biodiversity. Diba? Parang mayaman ang environment in terms of plant, in terms of animals. And the bees contribute to biodiversity conservation. Dahil through pollination, dumadami ang plant species. So this is the role of bees in the environment. Diversity of wild plants and of course pollination of economic plants. So you can have both combination of ecology and economy. Kaya ito yung pwede infuse natin sa science na they are contribute a lot to biodiversity conservation. Kasi kung walang pollination, wala tayong huge species. Wala tayong kakaunti ang ating magiging halaman. Like for example, yung ating giant bees, they are responsible for the diversity in the forest, in the mountain. Tapos ito namang at lowland, yung ating local bees, diversity of wild plant species. So when we speak of diversity, we are not thinking only of economic plants. Because we want combination of all the plant species possible. Okay, so let's start for the human and domesticated animals. And then sa greenhouse, kasi may mga gusto mong magandang halaman mo na wala, hindi ka gagamit na insecticide. Yung mga sili, kamatis, gusto mo sa greenhouse. The stainless bees are good pollinator in greenhouses compared with honeybees. Kasi yung honeybee, parang namumuulan sila doon sa mga sa bubong ng mga greenhouse, sa mga owners. Samantala ng honeybee, they forage effectively, especially pepper. So yung sili is really effectively pollinated by stainless bees. Yun yung advantage po.
resistant to pest and diseases. Wala pa tayong no disease ng stainless steel. Yeah, ito yung maganda dito. The stainless steel is very short flight range. It's like 100 to 400 or 250 to 500. Ano ang advantage at disadvantage? Ang advantage, kaya magandang pollinator. Halimbawa, sa mandahan, you can put the colony in with equitable distances para lahat ng bulaklak ay ma-pollinate. So, pwede mo distribute even. Another advantage, pwede mo siyang iiwas doon sa mga nalagay spray. Kasi nababuti sa community ito yung chemicals ay talaga nakakamatay ng bee. So if you maintain like with the even like 500 meter radius, alam kong doon lang lilibot ang iyong stainless bee, hindi makaka-forage, hindi makakakuha ng nectar doon sa main pesticide. So, pwede mong i-control ang kanyang foliage resources. Kaya lang, ang ibig sabihin din ito, if you are into stainless bee production, within that 500 meter radius, dapat madami kang tanim. Because the success of your colony will depend upon the food resources. Kaya, at saka dapat madami-dami din yung uli ng ano ng tanim natin. Now, what are these plants? So, sa bee pasture natin, hindi mo mahalin ano. If you have lagundin, cosmos, zinnia, what else? Yung mga wild plants, mga bidilia, wild daisy, kaya dapat madami. Now, if we are into propolis, kailangan nila yung mag-gather ng propolis. By the way, we have a market for propolis, tsaka mahal ng propolis. Kailangan may langka, mangga, kasi yan yung source ng propolis. Kaya, if you are into propolis production, pipili ka ng halaman. Kaya, it's important to know the forage resources. So, yun yung advantage, no? Tsaka, if you are into organic production, di ba? Yung organic agriculture. Kasi, sa organic classification, pag yung bees ay nakakuha ng nectar, doon sa may inorganic fertilizer, hindi na organic yung honey. But here, you can regulate, you can control. Ang disadvantage, unlike the honeybee, I can fly as long as like 2 to 3 kilometers. So, kung wala sa area mo, they can locate other food sources. So, yun yung setback naman pagka short flight radius. Okay. So, to conclude, now stainless bees, and of course, other native bees are the bees of the future for New Asia. So not only here, but in the whole Asian region, now stainless bees can be said as the bees of the future. Now because of its sustainability, madaling alagaan, you can mass produce, and they are good pollinators of indigenous or native plant species. Okay, so any question? You need to spend like 30,000 pesos in one colony just to give you 20 pages of money. Kahit ito na stainless bee, hindi magastos, hindi alagain. And you will inspect the colony only 3 to 4 times a year. Kaya pwede pa kayo, sir, mag-holiday sa Hong Kong. Hindi pa maaari yung colony niyo, pwede inibalikan. And I think, honeybee kailangan yung binigo sa bulan, but it's pagkakaroon. Okay, any question? Now, this is the time when the flower opens.
Siguro hindi nyo nakikita sa umaga na hindi nyo tinitingnan pag hindi na kayo gumising. Now, the flower usually, okay, halimbawa sa mangga, kasi ito yung, the flower starts to open at like 8 o'clock, 7:30. Bukaw yan. So, walang pagkabuka niya pag mga 7:45 to 8:30. And then, iikom siya hanggang 12 o'clock sa gabi na. Ikom na yung bulaklak. Yung mga ambalaya, ang antisis niya, yung peak ng antisis ay sa umaga, 8 o'clock. Mga kalabasa, bukang-bukang-buka. Now, why do we need to know that? Now, itong antisis, especially yung bukang-bukang-buka, now this is the time when the nectar is most abundant, the pollen is most viable, and the stigma is most receptive. Dito nangyayari ang pollination. Pag dito ang streets na bukang-buka ang bulaklak. And then, dito din madaming bumibisitang bee because they get this reward. Nectar, pollen, at alam din nila na alam ba nila na ang pollen ay they can affect good pollination services. So, mahalaga ito. So, majority na halaman natin ay sa umaga bumubuka. Ito ang pollination window. Ang message nito, if application of chemical is inevitable, na kailangan talaga mag-spray ka kahit kumang organic, never do it during this stage of antisis. So, huwag tayo mag-spray sa umaga ng bulaklak because it will kill all our pollinators. So, do it during the afternoon hours. And then, ang importante din sa concept ng antisis, if you will do hand pollination, kasi kung kakunti ang ating pollinator, you can do hand pollination. Yung bang nakikita ko nun sa tatay ko eh, yung kumukuha siya ng bulaklak ng kalabasa, I presume that was Mayflower. Hindi naman alam na tatay ko yung male and female. Basta pinukuha niya, inilalagay niya doon sa female flower. And then, narinig ko sa kanya, ay, kailangan gawin ito ng umaga. Yung parang 8, meron siyang window na doon lamang. And of course, hindi niya alam mo yung concept ng pollination. Kasi flower yung tatay ko, hindi mo nag-aaral. May 9 years na ito pa yun. Inililipat niya. So that is really the concept. Umaga ay kailangan magmadali kasi pag tinanghali, hindi na pwede. So yun yung antisis. Now, sunflowers open at night time. Halimbawa yung dragon fruit. So sa gabi ang kanyang pollination. May mga moth, makikita natin. So if you were to apply chemicals naman, pag dragon fruit, walk sa early evening hours. At yan lang din ang durian. Ang durian opens at night. Ang pollinator niya ay bats. So, panggabi din ang bats. So, you see, yung chemistry nila yung match. So, kung magahan pollinate ka ng durian, it should be during this hour, sa hapon open lang siya. Bukang-buka or at antisis. So these are important pointers doon sa management ng pollination and also protection in relation to integrated pest management. So po, nag-iagin lang natin yung mako-conserve not very expect that we expect a difference in pollinator conservation. Sa laboratory namin sa Las Baños, pag nag-exam na, ang daming estudyante bumibili ng pollen kasi ang sabi nila, it can lengthen their waking hours without hangover, without any fatigue. Kaya parang
nakakaano sila, kahit kaya kinabukasan tayo mag-isa. Pero ang sabi ko naman sa kanila, sabi ko, alam nyo, kahit napakadaming pollen ang kainin ninyo at hindi naman kayo mag-aaral at magpupuntura na kayo, hindi kayo papasa. Di ba? Ikailan na yung word in our city, dadal-dadal, may papasa. Pero gano'n, that you can, ang bilibili ng pollen, ang dami ni Papa Sir during examination week. Okay. So, nakakatalino. Oh, ma'am, yung nagtanong ng economics, yung capital requirement mo, ano po gusto nyo, yung hindi ka na magtatrabaho at yung kikitain sa bis ang gagawin na lang? Hobby o yun yung main source of income? Sabi lang po yung parang gusto mo lang may sarang indikasyon na aalik. Ah. Pansarili. Oh, mga apat lang na colonies ma. Gano'ng matagal na? 4 colonies, 1 year. Ito nga po ba na Because pollen is very rich in vitamin D. Kaya yung vitamin D, ito yung para to enhance and strengthen the nerves. Kaya yung matibay yung pagkain ng baby. Pagkain ng situation. Yun. Okay, yung tanong ni Ma'am kanina, pansarili, ito yung apat na pollenies. And then, ang pag-harvest ito, halimbawa, kinuha mo ng in-acquire mo ng June. Ang unang pagtingin mo dun sa quality, pagtingin mo na yung standard. Kunyari, dalawang chamber. After 3 months, so huwag mong bibisitahin na ako ako, pero after 3 months, sisilipin mo lang yung in-lecture kanina ng mamani. Tingnan mo kung yung ano ay maliit pa yung expansion kasi ang expansion nila ay palakas sa box. So, patog show my love. Huwag mo muna gawin, ano? Kayo pag show ka na malaki na, doon ka magdadaglag ng third chamber. Yung ginawa ni DJ kanina, nilagyan ng third chamber. Ngayon, ang sunod mong, okay, bali, second interaction mo yun, una yung baby mo, second, kung ikaw ay magdadagdag o hindi, so granting na nagdagdag ka na ng third box. Ang sunod mong bukas yan ay summer na. Kasi, ang pagkain nasa last chamber, nandiyan ang honey pollen. Kaya kukunin mo lang yung third box at doon na mag-harvest ng honey at saka pollen. Yun. Hindi, nasa taas lagi ito. Tapos kung gusto mo na i-divide ang pollen, kasi ang pag-divide ay pagka-harvest. Kaya isa lang population, pagkakuha mo ng honey, bali tatlong boxes yun, yung first, second, at saka yung tumunan mo ng pulot. Ang pag-harvest, inuulit ko lang sa video, no? Box 2 and 3, if you can imagine, ay sabi na namin. So, 2 and 3, hahaliin mo in between 1, 2 and 3. So, ang matitira, yung first floor, o first box, yung 2 and 3, ilalagay mo sa isang bottom board, bali isang colony yun, ano? Tapos yung first chamber, yun ang nadagdagan mo ng entry box. Yun, tapos ilalayo mo yung dating colony dun sa lugar, ilalagay mo yung bago. So it is how you divide. So pagka-harvest at saka mo i-divide.
at summer lamang nangyayari ko yung pag-harvest. And also, pag-divide ng colony summer. At ensure the success, kasi success rates. Kasi kung nagulan, napaka-sensitive sa tubig, sa pagkabasa itong colony. Kaya minsan pag naambiyasan ng ano, nagugulok yung roots. Okay, so start with 4. Pero, damihan mo ang pollen and nectar sources. Talagang magtanong ka ng bee garden na talagang madaming halaman para masustain yung apat na populations mo. Tapos dito, hindi pinag-uusapan ng unit area. Kasi yung mga tanong sa atin, hey, ako sa Italia, ilang mga colony. Hindi pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan, ano-ano kung halaman ang nandoon. Yun. At saka, happy in mind, 500, maximum lang ng 500 methane juice. Kaya within that, at least kahit 250 meters punong-puno ng kanilang resources. So yun ang number one na yardstick ng pagpapahami ng colony pagkain. Okay, so we start off with 4 colonies. And then next season, it will become 8. And then 16, parang exponential. Kaya lang, habang gumaganon, dadadagdagan ng colony resources mo, i-expand mo yung mga bee plants. Wala siyang honey. Oh, baka na sa ilalim. Ito yung propolis, ano yung pero hindi yan yung pinaharvest. Wala po yung tamis. Baka na sa ilalim. Baka na sa ilalim. Kunin lang po. Ang dami mo na sa buo. Bakit din, sir? Meron ka kunti? Hindi na rin divide po, no? Pwede mo i-divide. Yan na sabi ng mga yung may natulo. May natulo sa iyan. Magkabukod sila. Ay, nga pala sabi ka din. May honey sa ilalim ng pila. Lagyan na lang natin ng... Pwede naman, ito dito na lang kasi magkasupat siya. Lagyan na lang natin ng divider. Yun na lang. Sa pinag-divider. Ito lang divider. Wala. Ibang supay. Sa kaya sa atin. Wala ka kayo na kayo ng mga games. Anong masasabi niya sa colony na ito? Yung nasa ibabaw brood. Tapos yung ang brood yung bees. So egg, di ba? Inutugan nila yan. Pakiwari po sila, pa-separate. Oo, ano pa? Jay, pakibuksan mo, paki-ano mga yung second? Para makita yung honey. Ganon din po. Brood din po siya. Ah, walang honey, ano? Yan, pagturo mo. And then yung pollen, Jay, pakituro mo yun. Ito po yung pollen. Ito po yung honey nito. Yan po yung pinakain ng pollen. Anong masasabi nyo sa colony na to? Anong assessment nyo? Assessment, based sa lecture. Parang may kulang. Anong kulang? Parang ma-dry. Sadya po bang ganun siya? Ma-dry lang. Para pong matured na? Oo. Produce little bit of honey. Tama. Sadya po ma-brown na po siya. Puno siya pero kunti ang ano. Kunti lang yung honey na. Very good. Ano po yan? Dahil po sa ano? Ang ibig sabihin, kulang ang pagkain. Kulang ng nectar source. Kulang ng nectar source. Wala rin po siyang super po eh. Wala sa paglalagyan ng honey. Wala na po siya. Loaded na ano po. Oo. Masikip na po siya kasi umakyat na po dito yung brood. Kunti lang po. Parang sumikip na lang. Kaya yung kanina based doon sa lecture, ang expansion niya ay pataas. Eh, kung mo dadalawa, hindi nalagyan ng third chamber, kung hindi madadagdagan ng additional sa taas, lilipat siya ng bahay. Mag-divide siya ng kanya. Pwedeng iwanan niyang buo ito at ganahanap mo lang siya ng malilipat. Ang maximum of 3 layers sa po? Usually, pwede namang 4. So, what Jay is
doing, kasi nga po nuna, kailangan yung expansion pataas. Kasi wala na sila, hindi na sila kaya mag-expand, wala ng space. Yeah, kaya, kaya kailangan natin itong division board para din maintain ang temperature. Kasi kung wala, masyadong diretso. At saka to give time na umakyat, hindi natin bibigyan. So kung ready na siya, yun, doon siya papasok sa buwis. So yung kung konting honey, hindi na gagalaw rin? Hindi na, kasi kulang na kulang sa kanya. Oo. Pag ganyan po ba nakukontaminate yung honey? Nakukontaminate po ba yung honey ng honey? Pag halimbawa po may ganyan po. Kaya lang pag nasira yung box, ang colony papasukin na ulan, papasukin ng para bang bahay nasira. Kaya... Diyan na lang ililipat. Kaya yung nakalagay diyan ay talaga ililipat. So ito po yung isang rason kung bakit tayo nagre-rehive. Yung mga ano, sir? Inaanay siya. Basta ano may use oil para hindi siya umakyat. Oo. Oh. So, hindi po ba natin ililipat na lang? Naulan na ito. Dabot ka meron natin sa kumulong. Oh, ano kaya ililipat na natin yung sa baba kasi o sila na ulit. Ano po? Or kaya pa bang ka medyo haling anay ko dyan? Lalagyan ko na lang dito po nang basahan po na may isang ito. Ang anay yung ano. Kaya ubusin na yung kahoy. Mawawala na po yan. Pagkano na po? Pagkano dyan na? So you need more volunteer resources. Inyong napanood ang episode na punong-puno ng impormasyon tungkol sa Stingless Bee. Abangan ang susunod na episode na tutulong sa atin para maging isang tagumpay na beekeeper. Mayroon ba kayong tanong o topic na gusto ninyong mapag-usapan? Isulat lamang sa comment section sa ibaba at ating pagtutunan ng pansin sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa mga kapamilya at mga kaibigan. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated sa mga bagong video. Thanks for watching and see you next Monday!